So during special occasions, 'di ba? Maganda 'yung meron tayong lechon. Pero syempre, 'di ba, minsan ang budget natin medyo tight. So today, let's cook a lechon na super sarap pa rin, still homemade. Pinaghirapan mo pero hindi masakit sa bulsa. This is my homemade lechon manok. At meron ditong homemade na sauce na talaga naman, nako, i-ready mo ang sinaing. So, this lechon manok recipe is inspired by the sinaunang lechon manok. Yun yung hinahanap ko eh. Yung may taste of, yung parang native talaga yung lasa. And after testing recipes, after some recipe development na ginawa ko over the past weeks, na-discover ko na adding coconut milk will really make your lechon manok extra delish, and tumutulong din to na mas mapalambot yung laman ng iyong chicken. So into my blender, coconut milk. I'm just using canned. Pwede kang gumamit ng freshly piga. Don't worry ha, itong marinade na to, good for 2 to 3 chickens na to. So sulit pa rin. Soy sauce. This is just calamansi juice or lime juice. Brown sugar, black pepper, ginger, patis, sibuyas, and your bawang. Pwede mo pang dagdagan yung bawang if you want. And i-blender ko lang to ng mabilis. That's it! O, diba? Ba't ko binlender? Para hindi na ako mag-chop. Hindi mo itatapon to ha, kasi ito na din yung magiging sauce mo later on. And then I just have here two chickens that I'm going to season with salt. Asnan mo lang yung chicken mo? Para lang siguradong malasang-malasa hanggang kaloob-looban. Okay, asnan the chicken, and then you pour the marinade. After pouring the marinade, imamassage ko pa yan. Ah, diba? Para ma-relax yung laman ng chicken mo, mas kumapit ang marinade. And then for this one, it's advisable if you have overnight, iwan mo sa ref overnight. Talagang mas manunuot yung lasa. Kung wala naman, 2 to 4 hours, ibabad mo lang dyan. Make sure ibaliktad mong ganon para talagang both sides is nanunuot ang flavors. Tapos, iluluto natin yan mamaya. Again, huwag mong itatapon yung marinade because ito na din yung magiging lechon manok sauce natin later. Balikan natin. Okay, so this has been babad here. Nagbabatab na siya for around 2 hours. Ready na ako magsalang, but of course, the classic lechon manok may tanglad. So yung tanglad, medyo ayan, pukpukin mo lang to bring out the essential oils. Gosh, this is my favorite. Ito ang pinaka gusto kong aromatic. It smells so good. So relaxing. And then, ikot mo lang yan. Meron ako ditong pan that I lined with a cookie, anong ang tawag dito? Cooling rack. And then, ipila mo lang to breast side down. Breast side down. Para hindi nadadry yung breast. And then, yung tanglad ipapasok ko sa loob.
lang. Aromatic yan. Tapos, makikisa lang ako. Actually, this one, you can cook it in a turbo broiler. Hindi ko mahanap yung turbo broiler ko. Pwede nga yan dito sa air fryer. Kaso lang, sayang naman, di ba, kung magdadalawang air fryer pa ako kasi isang chicken lang po ang kasya sa isang air fryer. So, ipapasalang ko sa convection oven. Meron akong convection oven dun sa labas. Or you can also, the traditional lechon manok over charcoals. Nasa sayo yun. Kasi tong oven ko na to, mahina yung kanyang fan. Mas maganda, mas malakas yung fan ng oven para mag-brown talaga yung labas. So, recommended, again, turbo broiler, air fryer, or convection oven. Kung wala ka naman ng kahit na ano dun sa tatlong yon, aba, maging masaya tayo sa kung anong meron tayo, isalang muna sa kung anong oven ang nandyan. 350 degrees Fahrenheit for around 1 hour. So, isasalang ko to dun. Halika. Our chicken has been roasting for 30 minutes already. So yan, hinango yan. Ibaliktad mo lang para even ang browning. Tapos, ibalik lang ulit sa oven. And habang niluluto natin yung chicken, eto na yung marinade. Sinalin ko sa kaserola. And you just bring it to a boil. Gagawin na natin yung sauce. This sauce is very delicious. Eto yung classic. So, pakukuluin mo muna to, and then, we will put more ingredients. Dadagdagan ko ng gata, approximately 2 cups, liver spread, vinegar, brown sugar, and eto yung gagamitin natin, thickener. This is paborita. Eto kasi yung traditional na paggawa ng pebre dito sa Binyan. Pag nagluluto kami ng pebre dati, di ba? May lechon. May natirakan lechon, you want to cook liver sauce for, ano yon? Paksiw. So, ito yon. Magluluto ka ng pebre. And this is the thickener. Kung wala ka naman paborita, proudly made in Laguna to ha, from Nagcarlan, you can just use jacobina or mamontostado. Basta kailangan matamis-tamis na biscuits durugin mo. Ito yung magdadagdag ng creaminess, sweetness, thickness sa iyong lechon sauce. Ay! Pinapakain. Ayan, durug-durugin mo lang na ganyan. Okay? Kailangan tong pakuluin kasi pinagbabaran to ng chicken para mamatay ang mga bacteria. Okay, so once this is boiling, ibuhos mo na yung gata, more gata. And then I just put here liver spread. Yung nakalata lang na liver spread. Pwede ka namang gumamit din ng turay na atay. Pwedeng atay ng manok ang gamitin mo. Pakuluan mo muna tapos i-mash mo. Going to use wire whisk. Okay. And then we put our crushed paborita crackers, sweet crackers. Lagay na natin lahat. A little bit of vinegar, just a splash. Ooh! The brown sugar is to taste, so titikman ko to pagka lumapot. Tingnan natin if we need to add brown sugar. Kung kulang sa alat, put a splash of soy sauce. Tastes good! I-adjust ko lang ng konti, brown sugar. Kasi lechon sauce, manamis-namis. If you don't like it that sweet, bawasan mo. And just a little bit of soy sauce for added saltiness.
and a lot of black pepper. Perfect. You can add more paborita, pero kasi habang sinisimmer mo yan and kapag lumamig yan, mas lalapot. It's really up to you. Lagyan ko pa ng konting black pepper. So good. Medyo natatabangan ako ng konti. Ayan. So, i-adjust mo na lang according to your taste. And hintayin natin yung lechon manok. And tikman natin yan next. Okay. So, ililipat ko lang to in another sheet pan. And ipahinga mo ng konti. This one, yung mantika lang ang gusto mo. This will add more flavor sa iyong sauce. And then ito, babaran mo na to. Para hindi ka ma-stress mamaya sa hugasin. Make sure to rest the chicken. Huwag mong madaliin. And my sauce is nice and thick. Huwag mong madaliin ang chicken mo. Give it 5 to 10 minutes to let all the juices redistribute bago natin yan tikman. Okay, now this is the best part. Tikman natin. Kukuha lang ako dito sa side na to. Wow! My favorite. Breast. Tingnan mo kung ganong ka-moist. Oh, look at the inside. May factor po yung gata, ha? Tsaka yung ginawa nating breast side muna. Down, breast side down to keep it nice and moist. You don't want to overcook it. And then the leg part, okay, perfectly cooked. Ma-Janet Jackson pa. And syempre, ang pinaghirapan nating sauce, by the way, nilagyan ko pala ng sili yan. Ganito yung traditional na lechon sauce, yung may mga chunks, yung hindi mo malaman, ano ba yung chunks na yan, atay ba yan, or the paborita or the breadcrumbs. Let's taste. Wala munang sauce. Surprisingly, malasa. Kahit na, actually, sinabi ko kanina sa video, 2 hours, pero less than 2 hours po pala namin na ibabad. Nalito ako. And even the breast part, it's very moist. Now with the sauce. Isa pa, last. Sarap. Super duper good. I'm speechless. Ang sasabihin ko na lang, gumawa ka na and I'll see you next time.